Yan, so what's up mga farmers? Welcome back to my channel, Sir Chia the Farmer, ang guro magsasaka ng Sibunga Cebu, Philippines. If you're new to this channel mga farmers, please don't forget to subscribe and click the notification bell in order for you to be notified with my coming videos. Thank you and enjoy this vlog. Yan, so for today's vlog mga farmers ay ibabahagi po sa inyo yung aking ikasyam na pitas ng ating Mestiza F1 at Green Admiral na ampalaya. Kaya samahan niyo po ako mga farmers sa vlog na to at humandang ma-inspire kasi ang ganda, no? Ang ganda-ganda ng ating content ngayon. Ma-update natin yung kung ilang kilo yung harvest natin. So today is April 8, no? 2024, Monday. At yun nga, ika-siyam na pitas ng ating ampalaya. Okay? So bago ang lahat, shout out muna sa ating mga tagpagsubaybay all throughout Luzon, Visayas and Mindanao. Most especially to my mentors in ampalaya farming, no? Shout out Agaw Pino Uyanggurin Kaminadi, shout out Gaw. At the same time, shout out Agaw Jupil the Farmer, anak ni Matoy ng Montpelier, Argao, Cebu. So shout out Gaw. At the same time, shout out sa ating kaibigan mula dyan sa Persian Gulf Qatar, shout out Idol Aquarus. At the same time, shout out din sa iyong mga kasamahan dyan sa trabaho. So mag-ingat po kayo Idol. At the same time, shout out lakas ng Negros TV, of course, no? Kumusta dyan, Idol? Ingat sa field, okay? And then also shout out Tay Bisay magsasaka. Bro, kumusta ang iyong mga sitaw dyan? Nagaganda na yung mga sitaw mo, bro. So, shout out din kay yung isa pa nating kaibigan mula sa Barangay San Antonio, Southern Leyte. Shout out Idol Jojo the Farmer. Okay, then of course, The Oracle Channel. Shout out boss. And also shout out Boss Ayan Vlogs ng Gagay Sibunga Cebu. And also shout out din Ayan Dibal. Then sa mga kaibigan natin mula sa Puerto Princesa, Palawan, shout out Idol Rusan Galvar at the same time Rus R Galvan. At the same time shout out sa isa pa natin kaibigan mula dyan sa Puerto Princesa, Palawan, shout out Idol Tabang Vlogs. Okay. At the same time, shout out din Farm Boy TV. So, shout out Idol. Sino pa ba? Hindi natin maano. Dapat may lista tayo. Pero anyways, shout out din sa Redondo Family ng Duguan, Sibunga, Cebu at sa lahat po ng ating mga tagapagsubaybay na hindi natin na mention, shout out po sa inyong lahat. Okay? So, tara na mga farmers at ating tingnan yung ating ikasyam na pitas ng ating ampalaya. So, tara na. Yan. So, good morning once again mga farmers. Today is April 8, 2024. And then, welcome back, no, dito sa aking channel, Sir Chia the Farmer, ang gurong magsasaka ng Sibunga Cebu, Philippines. So, once again, shout out, no, sa lahat ng ating matagapagsubaybay. Okay. So, for now, ang gusto kong ibabahagi sa inyo mga farmers ay yung ikasyam na pitas ng ating ampalaya. Okay, so yan, yung ating mga pitas ngayon mga farmers. This side mga farmers is Green Admiral, no? Yan. Ito ang variety na Green Admiral mga farmers. Yan. Mahaba na slim. Okay. Yan. Nandiyo ba sa lalim? Okay, and then the rest doon na is Mestiza F1 at the same time hanggang sa buong area na natin. Okay, so based on my observation mga farmers, meron tayong mga problems actually na na-encounter so far. At yun nga ay naghahanap tayo ng solusyon dahil again, beginners tayo sa industriyang ito sa pag-aampalaya. So honestly speaking, this is my second time, no, na nag-aampalaya ako. Yung first time ko
yung isa kong area na 123 hills, yun po ang first time na nag-ampalaya ako at the same time. Ngayon, ito yung second time mga ka-farmers na nag-ampalaya tayo. Pero so far, although baguhan tayo, newbie tayo or beginner tayo dito sa ating industriya sa pag-aampalaya, maraming salamat kasi thanks to God, no? Malaking salamat talaga sa Panginoon kasi nandyan lagi yung ating mga mentors na nakahandang sumagot or sasagutin yung ating mga katanungan kapag mayroon tayong problema. Okay, no? That's why always shout out talaga ay Agaw Jupil the Farmer, anak ni Matoy ng Montpelier Argao, at the same time Agaw Pino Caminade. Okay? At the same time, sa isa pa nating inaabangan din sa kanyang mga upload, shout out, no? Idol Farmer Montijo. Okay? So yan ang mga harvest natin mga ka-farmers sa ngayon, ikasiyam na pitas ng ating ampalaya. So far nga mga farmers, meron akong nakitang problema yung ano, yung ambalang, yung little leaf, yun po ang pinaka recent na napansin ko mga farmers sa may part sa ating ampalayahan na mayroong problemang ganun. At yun po, we're seeking help sa mentor natin at bigyan naman tayo ng mga advice. So yun po ang ating gagawin sa mga susunod na araw. Actually ngayon, after harvest, mga mamayang hapon mga farmers, magtitreat tayo sa ating ampalaya kasi kailangan mga farmers. Meron kasing mga kunting problems na need i-fix. Pero kunting problema na parang napakalaki. Yan. Tapos yung ito mga matutulis na mga farmers, buti na lang naagapan, no? Kasi dilig tayo ng dilig mga ka-farmers. Yun nga, as pagdidilig natin, yung bill sa tubig natin ngayon is almost 6,000 yung babayaran natin sa tubig mga ka-farmers, kasi kailangan talaga magdilig mga ka-farmers. Hindi pwedeng hindi magdidilig. So yan yung ating mga harvest, kikita nyo. Hanggang doon na sa dulo, meron tayong mga nakukuha. And then, yung iba, hinahakot na ng aking binan, no? Yung nanay ng aking asawa. So, ganyan. Okay? So far, mga farmers, maraming bunga, no? Yan. Papausbong, mga farmers, kasi malapit na silang, nag-meet up na malapit, yung ating ampalaya. Okay, so yun nga mga farmers, ay maghakot muna kami at i-update ko po sa inyo yung ating kabuuang harvest doon na sa paghahakutan natin kasi nag-change venue ako mga farmers. Hindi ko na hinahakot yung ampalaya doon sa bahay kasi medyo malayo-layo ng kunti sa kalsada at yun nga, mahirap sa pagbubuhat. Mahirapan yung buyer natin na magpapabuhat ng ating harvest kasi yung harvest natin siyempre umaabot ng 80 to 100 plus kilos. Medyo mabigat talaga kaya kailangan ng ilapit doon sa kalsada. Okay? So yan. At yun po mga farmers, update ko na lang kayo mamaya. Okay? Okay, so good morning mga farmers. For now, ipasok na natin yung ating harvest ngayon dito sa bakat. So far mga farmers, based on records kanina sa pagditimbang natin is yung harvest natin is umabot ng 90 kilos. So ito yung harvest natin mga farmers. Yan. So lumipat tayo ng area sa pagtitimbang mga farmers dito na malapit sa kalsada kasi dumadami na yung harvest natin. Medyo problema kapag doon sa bahay kasi malayo, tapos pag hinahakot ng ating client ay medyo mahirap. Kaya naman
dito na natin inilipat sa gilid ng kusada sa bahay mama. Dito bahay mama, hindi pa natapos. Tapos nandiyan yung kusada, so mas madali na lang. Kahit isang malaking bakat, pupunuin natin 90 kilos is kaya kasi malapit lang sa kalsada, diretso na ikarga sa truck. Okay? So ito, yung harvest natin mga farmers. Ano? So, once again, oh, Green Admiral at saka Mestiza F1. Yung Green Admiral natin, maliit lang kasi it is only 8 hills, no? 8 puno lang. Tapos, yung Mestiza natin is 298 hills. Kaya, yan. So, mahulog na, ano, 98% is Mestiza F1, mga farmers. Okay? So, yan. Yung ating harvest sa araw na to. So yan, malalaki mga ka-farmers. Ang maganda sa Mestiza mga ka-farmers is ano, aabot siya ng 2 weeks, hindi pa siya mahihinog. Medyo magsusoften lang siya mga ka-farmers, pero hindi siya mahihinog. Yun po ang advantage sa Mestiza F1 over other varieties. Kasi na-try ko Galaxy Max at saka itong Admiral is ano, after 1 week, nahihinog siya mga farmer. So, need to be disposed as soon as possible talaga after harvest para hindi aabuta ng pagkakahinog. Pero yung Mestiza, okay na okay. Okay? So, by the way mga farmers, yung harvest natin is ika-siyam na pitas ng ating ampalaya. And then, 61 days old na yung ating ampalaya natin mga farmers. So far, in the 61 days, maganda yung ating production mga farmers so far, no? Meron tayong mga konting problema pero still we were able to fix that one kasi meron naman tayong mga guide, no? May program tayong sinusunod sa ating pag-aampalaya kaya the bigger chances to succeed. Kaya yun nga, marami na nga iba na namamatay na yung mga ampalaya dahil sa init, pero sa atin surviving pa rin tayo. Okay, so maraming salamat mga farmers. Yan mga farmers, so ito po yung ika-siyam na pitas natin ng ating ampalaya. So ready to ano na mga farmers, ipapak na natin dito sa bakat para maisarado natin at ihintayin na lang natin yung ating buyer, yung suki natin papuntang Carbon Market Cebu City. So ito po ang ating harvest mga farmers. Yung harvest natin ngayon is 90 kilos. So ito 85 kilos, tapos merong 5 na siniparate natin, order din ng ating customer na dito lang sa amin. Okay? So yun mga farmers, maraming salamat sa inyong pagsuporta dito sa aking vlog. Once again, this is Sir Charlie Farmer, ang guru magsasaka ng Cebu, Cebu, Philippines. Bye bye.